Ma'am, pwede ba i-dual agad pagkalabas ni baby? Mauuwi po na siya sa Pinas in case na need siya iuwi. Hindi po kasal si nanay at tatay. Okay. I'm so thankful na merong ganitong nag-comment, no? Tungkol sa issue natin sa Taiwan ID. Na hindi porket may anak ka na sa Taiwanese boyfriend mo, eh pwede ka na magkaroon ng Taiwan ID. Kasi I want to spread awareness. It was year 2021 when I had a speaking engagement po in front of the most famous na university dito, NTU, that's National Taiwan University students. Itong mga estudyante sa NTU ay yung pinakamatalino mga bata talaga, and we were talking about the culture of the Filipino people and ano yung parang economic situation sa Pilipinas and what could the Taiwan government do to improve the relationship or the diplomacy between Taiwan and the Philippines. And then, during my speaking engagement, pagkatapos nun, the boss actually talked to me and shared something that's very alarming. So, ano ba yung nangyari? Sabi niya, alam mo, I am so moved by your speech that I wanted to tell you something. Na parami na ng parami ang stateless na mga bata dito sa Taiwan. Aakalain ng maraming tao dito sa Taiwan na napaka-low ng fertility rate. Ano ba yung fertility rate na sinasabi? Yung mga batang isinisilang everyday. We are really at the lowest point talaga, pinaka-low ang Taiwan, according to one survey na nabasa ko sa isang magazine. But then, in reality, actually, ang daming mga bata na isinisilang sa Taiwan na stateless. Ano ba ang ibig sabihin ng stateless? Okay. Ito ay ang mga kabataan na anak ng mga foreigner dito sa Taiwan. Lalo-lalo na yung mga unstable at hindi makaregister sa sarili nilang consular office. At wala siyang identity. Hindi siya pwedeng sabihing Taiwanese, hindi rin siya sabihing Filipino or Vietnamese or anong ang nationalidad ng kanyang nanay. Ano ba ang pwedeng mangyari kapag stateless ka or wala kang citizenship? Kung mamatay ka, ma-involve ka sa isang gera, wala kang pwedeng puntahan. Kasi wala kang nationality eh. Now, this is the danger of those Filipinas who are actually having pregnancy before marriage. Kasi halimbawa man na nagiging illegal ka. Eh, take note ah, kapag nagiging illegal ka dito sa Taiwan kasi may anak ka, tumakbo ka, nag-TNT ka, at hindi mo na-register yung anak mo, o di kaya legal ka, legal na foreign worker ka, pero hindi mo na-register sa consular office natin, which is MECO, ang anak mo, your child would be stateless. Now, kapag nagkagera, yan naman yung number one problem eh. Walang pwedeng tumulong, halos tumulong sa'yo. Hindi ka uunahin kasi wala ka namang citizenship. Hindi ka Taiwanese, hindi ka rin Filipino. Wala ka sa listahan, kumbaga. So, nakakaawa ang bata. At marami ng ganyan dito sa Taiwan. Now, with the question na pwede bang i-dual, I would like to correct. Hindi po magiging dual ang citizenship ng bata kasi hindi po kasal ang nanay at tatay. Once nanganak ka, pag ni-register mo sa MECO ang anak mo, automatic Pilipino ang anak mo at hindi dual. Okay? Hindi siya Taiwan citizen. Hindi siya Taiwanese. Pilipino ang kanyang citizenship. So that's what I know legally. And then, it's not only from my own mouth. I called 1990. It's a foreign hotline and you can actually check that. Na tama ba yung information na sinasabi ko? Kasi walang ganyang legal basis na dahil anak siya ng Taiwanese, bibigyan siya ng Taiwan citizenship. Wala pong ganun.
So, only when ang mama at papa ng bata ay nagpakasal, saka lang ang bata magiging Taiwanese dahil sa tatay niya. Pero kung hindi kayo kasal at lalo't foreign worker ang nanay, hinding-hindi talaga magiging Taiwanese ang bata. Pag na-register mo sa MECO, magiging Filipino citizen siya. Pag hindi mo ni-register, magiging stateless siya at mamamatay siya na walang nationalidad.